Paano walang magaganap na eleksyon? Naka-ready na nga lahat. Na kahit pa mag-brown out, kahit pa sumabog ang lahat ng mga branches ng Meralco, ng Iselco, Nobelco, Itelco, lahat ng mga ko. May baterya naman daw yung Smartmatic, tuloy pa rin ng eleksyon. Okay, no election 2022 scenario na palaging binabanggit ng South Mansion ay napakalaking imposible. Pastor John, may pag-amin na my 6th video. Ating bigyan ng reaction yan pagkatapos mo mag-like, mag-comment at share. Pasok na, Pastor. Oo, may backup yun. Paano mo sasabi, paano nila sasabihin hindi tuloy ang eleksyon? Baka meron si, baka doon sa ano, sa Mars. Doon walang eleksyon na magaganap kasi mga alien na mga nandoon tsaka sa Pluto. Oh. Ito tsaka, ano, bakit nila iniimbento yung kaisipan ng Noel, no election? Bakit gusto nila mawala, magkaroon ng ayaw nila ng election? Ano meron? Kasi walang lalabas na FLM. Ayun, kaya ipinipilit. No election. Isip-isip kasi. Eh, dapat makasuhan ko mga ito kasi nag-create sila ng ano. Ano yan? May kaso yan, Pastor. Di ba? Kaya nga naki-attorney na yung bagay na yan. Kung bakit nila pinipilit at ini-insist na hindi matutuloy ang eleksyon, bakit? Kasi sa panahon ng eleksyon, wala silang ilalabas na FLM. Sa panahon na paglalatag ng plataforma, wala silang ilalabas na FLM. Sa panahon na maglalabas ng e-rally, wala silang ilalabas na FLM. Bakit? Kasi wala sa kanila si FLM. Ano? Kaya sila nagagalit sa akin. Kaya sila nabubuhisit sa akin sa pag-akit ko sa mansyon. Why? No. Kasi basag na basag sila sa akin. Ang ginagawa nila, Pastor, sa'yo, itinitwist na naman yung story na sasabihin, ikaw na ang nagmamanipulate ng mansyon. Una, sabi ko nga ganun, di ba meron pa sila nilalabas, si, eto, sorry for the word, tinatawag nila akong Jamjackol, ganito, ganyan. Then, sabi nila, meron silang mga video. Sabi ko nga, ilabas nyo yung mga picture, baka marami pang magnasa dyan. Correct. Baka marami pang atakihin sa puso pag nakikita nila, ay, yan ba yung kay Pastor Jam? Wow, sana all! Ay, pag sila ang naglabas ng picture nila. Yay! Cheers! Cheers! Oo! If I did that things, especially if I do that, then wala akong dapat kahiya. Why? Because that is, I made my decisions to do that things. Pero wala eh. Sabi ko nga, ilabas nila. Wala naman silang mailabas-labas. Kasi baka pag nakita yan, baka maraming magwala. Baka maraming kumanta na, sa akin ka na lang, sa akin ka na lang. Diba? Unang-una, sabi ko, I am not afraid on the things that I made. Yan. Hindi ako magsisisi sa isang bagay na ginawa ko talaga. Kasi ginawa ko yan, ba't ako mahihiya? Ginawa ko yan eh. Pero wala naman. Now, kung yun ang pag-uusapan nila, yung bagay na yon, then how they can prove? Nauna naman, tinanong nga, yung sabing nag, tinanong nila, may picture ba kayo? Na nag-uusap kayo, video call? Wala po. Meron ba talaga kayong video? Ano pa uso niyan, Pastor, na meron kang sex video na ganyan, sila Jojo, no? Oo, sila kasi meron akong voice record niya na ininsist nila na kailangan mong gawin ito, na sabihin na meron kayong sex video para ma-destroy yung kanyang image. Bakit? Kasi para malayo siya sa FLM family. Yun! Mm-hmm. Eh sabi ko nga, di ba hinahamon ko siya, pakita ninyo. Dapat wag yung tatakpan yung mukha, ipakita nyo talaga. Bakit? Kasi pag nakita yan talaga, baka maraming hipatayin eh. Wala? Oo, pambihira naman. Kahit ganyan, may pagmamalaki tayo. Tapos ka ganyan-ganyan sila, di ba? Di ba natawa tuloy kayo ngayon? Kasi para ho sa akin, ang isang bagay na ginawa mo, bago mo siya gawin, dapat pinag-isipan mo what is the result. If I do these things, what happened to me? If I'm not, then what happened to me? Now, kung sakaling ginawa mo ito, what is the result? Kung ito yung magiging kalalabasan, then hindi ka dapat magalit, hindi ka dapat mahiya. Ginawa mo eh. Diba? So, ano yung gusto ko sabihin? Kasi wala silang ipapakita dahil wala naman talaga. Kasi kaya nga in-interview, meron paano niya ginawa? Ganito, ganyan. Meron ba kayong video? Wala po. Meron ba kayong picture man lang? Wala po. Paano mo masasabi? Kasi po. Anong kasi po?
Diba? Why? Kasi nga, basag sila sa akin. Bakit? Sabi ko, Tolimor, kung bakit di ini-insist nila na no election, kasi wala silang ipapakitang FLM. Wala silang ire-represent. Kasi lahat yun ay panggap. Na pag nalaman ng tao, tatuloy ang eleksyon na walang FLM silang pinatakbo sa pagkasenado, may gugulong ang ulo sa kanyugan. Yeah! Alagay mo? Kaya pinagkakamalan ka sa Pastor Jam, kaboses mo kasi isa kang kambal. Wow, tawa na tawa si Jane Keller. Nako, Jane Keller. Oo. Tapos sasabihin pa ni Mighty Kabaong ng gwapo-gwapo niya, di naman hamak. Saan banda? Yes, ito na yung sinasabi ko. Inciting petition, pwede ikaso sa mga ulupong na yan. Wala kasi di ako makapag-type eh. Tama ka dyan, Utol Muhammad Salami. Kasi nag-create na ng ganyang kaisipan which is hindi pwedeng mangyari. Ipagpipilitan nila na Noel. Hindi pa pwede yan. Ano nga? Noel, sa tingin mo, papayag ba ang lahat ng mga tumakbo ngayon at nag-invest at gumastos na Noel? At ano, sa saligang batas ko, hindi nila pwedeng kontrahin ang saligang batas. May eleksyon. Ginawang batas ano siya. Ano yan? Meron silang sariling batas? Meron sila. Pastor, meron pinakita kahapon yung nakamaskara, nakambal niya, na alam na nga natin na babae yung kambal, eh, nilabas na laki, buwang ka talaga bunot. Eh, yun nga. Wala talaga ilalabas. Wala yan. Puro ano lang eh. Puro pambabola lang talaga ang mga diskarte yan pa. Eh ngayon, ito kasi, kung papansinin mo, lalo yung mga umaakyat dyan sa kanila, yan ay may mga tagong inggit at galit sa mansyon. Yun. Diba? Katulad halimbawa itong si God is my shield. Diba? Nagalit kay Maring Yama yan. Kaya, no, siyempre, nung nagalit siya, doon siya pumunta. Akala niya naman, tama yung sinamahan niya. Doon pa rin siya nagkamali. Ito ba yung, pray ng pray dati? Oh, dito sa taas. Ay. Diba? Alam mo nga, Tolimor, kaya sa lahat ng mga sa baba, alam niyo kung bakit sila galit sa akin sa pag-akyat dito? Kasi question nila, kasi alam nila kung paano ako humahanap ng tamang tanong, tamang sagot, tamang pananaw, tamang pagtingin sa isang sitwasyon. Kasi, pinanganak kang matalino, lalaki kang matalino. Pero kapag ikaw ay pinanganak na bobo, ay pag-asa kang magbago kung pagbubutihin mo. Pero, ang taong kagaya nila, delikado. Bakit? Sabi ko nga eh, diba? O, sabi ni dito, yung mga gumagawa ng kwentong barbero para masira, isa lang ibig sabihin niyan. Wala talaga silang maibato sa iyo na katotohanan kaya hindi nila gumawa ng kwento. Oo. Sabi ko nga, kahit sabihin nilang may sex video ako, kung meron, tuwan-tuwa pa ako. Bakit? Kasi baka marami hong magnasa sa akin, pares. Sabi naman, James, yung mga gumawa ng kwentong barbero para lang masira, isa lang ibig sabihin niya, wala talaga silang maibato sa iyo na katotohanan kaya need nila gumawa ng kwento. Yes. Sabi ni Ma'am Evie Milan, may fake video na download sa Google na pwedeng gumawa ng pareho ng face app at doon nila pinapaniwalang ginagamit ni Benok na kahit yung software na yun ay hindi rin naman accurate. Eh, sinabi ko na po yan, Ma'am Evie Milan, kung paano ang technology na ginagamit po namin. Na-discuss ko na po ng isang gabi yan, pero kung di nila nasundan, eh wala. Yung face up po, bulok po yan. Hindi po yan uubra. Yung ginagamit namin ay super, super high tech, super nova speed, super computer na galing sa bansang. Ito, balikan natin. O diba, sabi ko nga sa inyo, ito, naalala nyo ba yung nakaraan na umakyat si Lisa Paris doon sa live ni Bogley? Yes, oo. Inipa nila si Lisa, bakit? Nung tinanong siya kung ano siya presidente, sabi niya si BBM, ligwak. Laglag. Galit na galit yung malaking boses na parang kapay. Kaya sila galit na galit dito sa atin sa mansyon kasi sinasabi nila maka-BBM ang mansyon. Natawa ko dito, Pastor. Ang sabi, sa susunod, pagka magpapaakit kayo, tanong niyo muna sa comment section kung sila ba ay puti o pula. Pula, huwag niyo nang paakitin. Diba mga tungaw?
Naghahanap kayo ng aliansa sa 14 Hudas. Eh, alam nyo naman na may mga sariling agenda yon. Tapos doon kayo maghahanap ng kasama o ng... Sila-sila rin nagkakagatan nga. Sila-sila din nagtutuklawan. Nagamit nila yung ano eh. Yung the enemy of my enemy is my friend. Gamit-gamit nila yung kaya lahat ng kaaway ng mansyon, pilit nilang nakikipag-ano doon, nakikipag-connive sila. Oo, syempre. Diba? Ito sabi ni Kuya Rodel niya ito, sa tingin ko ang dati klano ni Boss ni gagamitin niya ang mga FLM supporters sa ini-endorso nilang presidente na mga DDS. Kaso na diskaril dahil hindi tumuloy si Bongo. Ay, may pinapanood ako na isang vlogger si Bal, si Balbarubal yata yun, na yung vlogger pala ni ganyan ay yung mga ibang nasa 14 Hudas. Sila din talaga makikita mo lang din yung buhay. Sabi nga natin ako hindi tayo vlogger. Tayo ay mga solid supporter and who willing to defend our pandemic hero. Okay, so we are back again dito sa isang channel ng bayan ng RDD TV Cebu. Walang kinikilingan pero may pinapanigan reaction of video guys na this is a YouTube channel ni Francis Lee Marcos. By the way, yung tinatawag o sinasabi ng taga South Mansion na ano election this May 22 ay napakalaking imposible dahil kung ating titingnan guys ang lahat ng paupo no, President Duterte at yung vice na si Mami Lenny Robredo ay mag-expire po ang kanilang termino June 30. Nang araw na yun, tina ang termino ng nakaupong Senate President. So kung sakaling hindi magkaroon ng election ay walang tawag tayong head of state, magkakaroon tayo ng political crisis. Dahil walang magtitimon, dapat accountability pagpapatakbo ng isang bansa. So, ano ba ang pwedeng mangyari? Siyempre kaguluhan. May solusyon dyan ang mga eksperto. Una, nakamabisa guys, is that itong si Senate President, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi nagbago na si Tito Sen, o kung sino man ang Senate President kayon ay mag-resign na bilang Senate President at mag-butuhan ang Senado ng panibagong Senate President na mag-expire pa ang kanyang termino for the next 3 years. Yan lang kasimple. At kung balikan natin yung issue kung ano bang rason kung bakit hindi magkakaroon ng election, pwedeng magkaroon tayo ng suburang surge ng COVID o yung pandemya na imposible na talagang makalabas ang mga tao para bumoto at karoon tayo ng anarkiya, civil war, world war. Yan ang kita nating rason na hindi magkakaroon ng election. Pero yung gusto nyo na walang election dahil gustong-gusto nyo si Tatay Digong, ay ako naman ay gusto rin, pero talagang imposible. Kaya kayong mga tagasabi, bago kayo maniwala kung kanin-kanino, dapat doon kayo sa mga live streaming ng mga abogado, mag-share sa inyo ng tunay na alaman patungkol sa legalidad o sa batas natin. Okay, so doon naman tayo sa pangalawang issue kung saan itong si Pastor Jam ay may, parang may nasa-sense ako na affirmation sa kanyang sinasabi o sa issue na may sex with you siya. So nakita natin to dati noon na isang pro FLM na turns to become anti-FLM na vlogger na may na-flex siya na video di umano kay sex. So sex video ni Pastor Jam na nagpapakita ng niyang pribadong party. So, hindi natin makonfirm yan guys dahil nga uso na ngayon ang application o apps na kayang mag-edit mga videos o picture. At ayon pa noon ni Pastor Jam na kung sakaling meron ilabas dahil sakaling meron i-proud naman siya sa so, pwede kung anong ma-expose doon dahil parang tingin ko ejected daw siya di umano. At isa pa, para sa akin, okay na yun. Nagkamali siya kung sakaling meron nga siyang sex video. Pero ang importante is that katapos mong nadapa, tumayo ka at kinorek mo, ina-acknowledge mo ang iyong kasalanan dahil wala namang taong perfecto dito. Okay, so maraming salamat guys sa pagpanood ng video na to. Till next time, bye-bye.